So, nakansila yung lisensya nitong recruitment agency na Catalyst. So, nung makansila yung kanilang lisensya, and she said meron silang 150 workers presently na nasa Kuwait. Tama? Yes po. So, sino nagmo-monitor noon? Since nakansila na pala yung kanilang lisensya. Kahit kansilado po ang isang licensed recruitment agency, Mr. Chair, patuloy po yung responsibility nila to monitor and to assist. Eh, siyempre, mawala ng gana yan. Dapat, doon na kayo papasok. Kayong mga taga-gobyerno. Di ba? Trabaho nyo na yun. Huwag nyo na ihasa sa kanila. Kasi nga, nakansila na sila. Kahit na siguro sino pang mga lukulukong agency dyan, pag kinansilan yung kanilang lisensya, tatama rin na yan. Eh, ba't ko pag gagawin itong trabaho to? Total, kansilado naman ako. Tama po yan. Dapat, meron kayong isang policy na kapag nakansila yung isang agency o lakasuan, then, meron dapat sa inyo dyan sa DMW na magte-take over doon sa responsibilidad nila na nakansila yung trabaho nila sa monitoring. Kasi kung ipaasa nyo sa kanila, etong nangyari ngayon, inaasa nyo sa kanila, di, talagang hindi ka sila magtatrabaho dahil number one, nakuha na nila yung pera eh. Bayad na sila eh. Tapos ngayon, kinansila mo, heck, sabi nila, cancel pa more, eh, nandito ang pera sa amin eh. Dapat, meron kayong polisiya na ganun, sir. Once na-cancel nyo yung lisensya ng isang agency na may present OFW workers naka-deploy doon sa bansa, you guys should be the one who would take over sa responsibilities. Tama po yun, Mr. Okay. Chair. Kami na po sa DMW ang nagmamonitor. Kasama po namin yung aming labor attaché sa migrant workers offices po namin. And then, secondly, kinasuhan nyo ba sila? Opo, may kaso po sila doon sa nangyari po na ito kay OFW Jollibee. Meron po silang kaso. Ilan na po mga recruitment agencies ang napakulong ninyo? Recruitment agency, hindi illegal recruiter. Recruitment agency na naging pabaya dahilan para may mga namatay, na maltrato ng mga OFWs. Ilan ang napakulong nyo, sir? Meron po kaming ilan na po? Anti-illegal recruitment. Sir, ilan na po ang napakulong ninyo? Sa ngayon po, hindi ko po hawak yung datos, pero meron. Can you give me? Apo, magsasubmit po kami ng report. Ang gusto ko po, ilan na yung nakasuhan at napakulong? Apo. Ibig sabihin, convicted, napakulong. Yes, gusto ko, kasi baka mamaya, kinasuhan, and then, napadismiss, at God knows, hudas, not pay. Di ba? So dapat, pag kinasuhan, talagang tinutuluyan at nakukulong. Yan, nakonvict at nakukulong. So far, wala pa ako, on top of my head, wala pa akong narinig na babalitaan na recruitment agency naging pabaya na nakakulong ngayon kahit man na nakatikim ng malamig na selda. Bakal sa selda. Wala pa, di ba? Oh, then you guys are not doing your job. Again, I'll go back to INUATIL. Because if you're doing your job, then dapat may mga nasampulan. May mga nakulong na ng mga pabayan na recruitment agency. Di ba? Wala pa. Puro lang kaso kayo ng kaso, and then nadi-dismiss. Sabi nga ni Tony Castillon, ngayon, tuwan-tuwa siguro yung mga recruitment agency, ayun, si Castillon pala magaling yan kasi napapadismiss yung case. Sabi niya, napapadismiss. Now, bakit napapadismiss? Ako may sagot ako dyan. Alam mo sagot ko? Seryoso, Arnel Ignacio. God knows who does not pay. Si Sir, medyo, di ba Sir? Iniisip ni Sir, ba't kaya maraming alam to si Senator Raffy? Di ba Sir? So, dati, nakita mo naman Sir, pinupuri kita. Okay? But it seems, it's different now. Para kang echo na lang ni Secretary Tutsople. Kung ano sinasabi ni Secretary Tutsople, yun yung lumalabas sa bibig mo. Dapat magkaroon ka ng sarili mong diskarte. If you think there's something wrong in a certain policy in your department, speak up. Huwag yung sasang-ayon ka na lang kahit na alam mo mali. Magkaroon ka sarili mong diskarte tulad dati nung ikaw ay nasa, ano pa, OWA. Di ba? Magkaroon ka ng diskarte, sir. Para mabalik po yung aking pagrespeto. So I still respect you. Kaya lang, napansin ko nga lately na parang naging echo ka na lang ni Secretary Tuts. Unfortunately. Maybe I'm wrong. Maybe. But anyway, so,
Mr. Chair. Mr. Chair. Si Senator Win, would you like to have an opening statement? No opening statement. Okay. So go ahead, Senator Jingoy. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Attorney Castillion. Yes, Mr. Chair. My office have received information na ikaw daw ay mga ang abogado ng mga Arabo. Sandali lang, patapusin mo ako. Yes, Mr. Chair. Na ang mga nirerepresent mo, ilan ang nirerepresent mong recruitment agencies? Hindi ko po alam yung exactong bilang, Mr. Chair, pero more or less mga 100 po, Mr. Chair. 100? Yes po, okay. Mr. Chair. And karamihan doon, pagmamayari ng Arabo na kinagamit ang mga Pilipino bilang mga dummies. And it is common knowledge in the industry. Remember, you're under oath, okay? Yes, Mr. Chair. Tama ba o hindi? Mr. Chair, yung trabaho ko lang po talaga tama sa... Tama ba o hindi? Hindi ko po yan masagot, Mr. Chair, kasi kaso lang po talaga sa akin ang ibinibigay at yun lang po ang inaasikaso ko, Mr. Chair. Okay, dahil pagka hindi mo inamin, lahat yung mga board of directors ng recruitment agencies na nire-represent mo, patatawag ko rito, tingnan natin kung may capacity sila o ability sila magtayo ng recruitment agency. Kasi Mr. Chair, pagka may nag-refer po ng kaso, hindi po ako nagtatanong ang sa akin po kung ano po yung case. Abogado ka, hindi ka nagtatanong kung sino-sino may ari. Yung pong nire-refer po sa akin na case, Mr. Chair, yun po ang inaasikaso. Pag ano ba, magpapasagot lang po sila ng answer about the case. Yun po ang ginagawa ko. Pero hindi mo alam na mga Arabo ang financier na mga yan? Hindi po ako nagtatanong, sir, kasi, Mr. Chair, kasi minsan yung tama, mga... Abogado. Yung pagka nagbibigay po sa akin, Mr. Chair, ng case sa... Ano ba sasabihin sa akin? Attorney, meron kaming case sa NLRC. Po, pwede bang matingnan mo yung kaso, then magpapagawa lang po ng position paper. Then, tinitingnan ko lang po dun po ako sa kaso kasi hindi po talaga ako nangimasok po dun sa kung ano po ang... Mr. Chair, it might be tedious for this committee to summon all the incorporators or board of directors of the recruitment agencies that he represents. Siguro, pakiusapan lang natin ang the Department of Migrant Workers na suriin mabuti lahat yung mga recruitment agencies na re-represent nitong abogadong ito at tingnan mabuti kung merong talagang capability na magtayo ng recruitment agencies. Kasi alam ko, siguro tikom lang ang bibig ninyo, na maraming kliyente ito na mga Arabo ang behind dito sa mga recruitment agencies na ito. Alright. Ms. Rukas? Yes po, Mr. Chair. As a psychologist po, I had my MA. Wala pa po akong tanong. Ay, sorry. Meron ka bang gusto sabihin? Wala pa naman akong tinatanong. Sorry po, sorry. Gano'n ka nakatagal dyan sa industriyang ito? Magsa-6 years po. 6 years lang? 6 years and you accumulated 12 cases in the span of 6 years? Actually, 7 na lang po, Your Honor. Oh, 7, assuming. 1 case per year, approximately? Well, actually po, compared to other agencies, kasi day-to-day, hindi namin hold po yung mga anong problema na it will arise po sa aming day-to-day na ano. It so happened lang po. O meron kang ginagamit ka lang dami dyan sa catalyst, no. Arabo ang financier, no, po. Mo. Actually, when I, yung pinanel po ako dito to get this ano, is actually, I am also a child of an OFW and catalyst meaning is I wanna be an advocate of the change of the lives of many. Kasi po, to be honest, kung hindi nag-abroad yung mother ko, I cannot have a decent life. Hindi ako mapapaaral sa university ng ano, yung hindi namin ma-afford po. Madam, sorry. Sir, baka pati ako mapaiyak sa'yo. Tama na muna. Pero nabanggit mo kanina, you're a psychologist. Yes, psychology po. Is the study of human behavior. Yes po. So if you're a psychologist at pinagmalaki mo, may MA ka pa, dapat nalaman mo na yung mga behavior ng mga employer na pinapadalahan ninyo ng inyong mga workers,
na para nakapag-come up kayo ng mga polisiya na to prevent yung mga abuses na yan. I understand. You should have caught that, na ito pala yung mga ugali ng mga Arabo na pinapadala natin OFW, then come up with a policy. A psychologist.